Kabanata 261. Tumakbo, ang aking mga kasamahan, hinahanap nila ang lugar na ito ngayon, kung sakaling matuklasan sila. Kung matuklasan nga sila, patayin na lang natin ang lahat ng miyembro ng iyong Skywolf Battle Team, sa kabila ng lakas ko ngayon, napakadali, sabi ni Mi. Nagtanong si Leng Lone Moon, patayin mo ako. Tila natakot si Leng Lone Moon na marinig ang mga sagot na ayaw niyang marinig. Kung tutuusin, ito ay tungkol sa kanyang buhay at kamatayan. Tumawa si Omi, ano sa palagay mo, paano ko papatayin ang aking maliit na sanggol? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Namula si Leng Lone Moon. You are my little baby ah. Huwag kang katawa-tawa. Kinagat ni Leng Lone Moon ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo. Noong nakaraan, kung hindi ako pinatay ni Nian Qing, kung gayon ay magkasabay na sana ako sa iyo at kay Aoba, hihihi. Flashy to death. Nahihiyang tumitig si Leng Gulo, ngunit napakatamis niya sa loob. Sabi ni Omi, may oras pa ba ngayon? Saan? Ito ay tiyak na isang magandang oras upang makahabol pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit pinangungunahan ko ang paghahanap para sa iyo, at natatakot ako na ang aking mga kasamahan sa koponan ay babalik mamaya. Ikaw ang pinuno ng pangkat, ikaw ang gumawa ng mga pagsasaayos. Paano bukas? Patuloy din kaming naghahanap ng daan-daang libong taon, at lahat kami ay nagbubulong-bulungan at gustong magpahinga, kaya bakit hindi ko ipahayag bukas na lahat ay kumukuha ng kalahati month break then, we'll make an appointment for a location. Mabuti. Kung gayon, saan ka maginhawang pumunta? Namula si Leng Lone Moon sa tanong, nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan, nagkusa na magtanong sa mga tao kung saan pupunta ng maginhawa, nakikisali sa isang lihim na pakikipag-ugnayan. Lahat sila pwede ah, I can go to all of the world, sabi ni Omi sabay wave ng kamay. Pagmamayabang, hinahanap ka ng buong immortal world ngayon. Haha, ang tanong hinanap ka ba nila? Sige, hindi na ako makikipagtalo sa iyo, kaya bukas, dito na tayo magkita, at bukas ay i-announce ko na pagkatapos magpahinga ng lahat ng kalahating buwan, babalik ako dito mag-isa at kunwari maghahanap. Mabuti. Sa sandaling iyon, may gumagalaw sa di kalayuan. Omi, alis ka na dali, may nagbalik na miyembro ng team. Still calling me Omi, hindi ako aalis kung iyan ang tawag mo sa akin. Tumigil ka, go lang. Hindi pupunta maliban kung pinalitan mo ang iyong pangalan sa isang tinawag. Anong gusto mong itawag ko? Umalis ka ng kaunti, sweetheart. Ayoko. Si Leng Lone Moon ay nahihiya. Sa kanyang personalidad na tumawag ng isang maliit na shota, iyon ay isang bagay na hindi niya magagawa. Kung gayon hindi ako aalis at hahayaan silang hanapin ako. Huwag kang gumawa ng eksena. Hindi ako aalis hanggat hindi ako sumisigaw. Papalapit na ang paggalaw sa di kalayuan. Kinailangan ni Leng Lone Moon na magkaroon ng lakas ng loob na tumawag sa maliit na boses, munting puso. Hehe, buti na lang ang baby ko. Bilisan mo. Kita tayo bukas. Nawala si Omi. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawang miyembro ng Skywolf. Hey, Captain, bakit medyo namumula ang mukha mo? Tanong ng isa sa mga miyembro ng team. Pula ng ulo mo. Haha, isa pang miyembro ng team, siguro nagkakaroon na ako ng regla. Scram! Malamig ang tingin ni Leng Lone Moon, na natakot sa dalawang miyembro ng team na tumakbo. Noong gabing iyon, sinabi ni Leng Lone Moon sa 12 dozenang miyembro ng Wolf Battle Team, mga kapatid, patuloy nating hinahanap ang Traitor Omi sa paglalakbay na ito sa loob ng daan-daang libong taon, tama ba? Kalokohan, alam mo pa na daang libong taon na ang nakalilipas. Biglang nagmura ang lahat ng miyembro ng team, tila hindi nasisiyahan. Team leader, tao tayo, kailangan natin magpahinga ah. Tsaka yung mga malalaking tao hindi man lang mahanap, paano natin hahanapin? Out for show lang, and you are really taking it seriously. Trader ng koponan, halos isang taon at kalahating bakasyon. Sabi ni Leng Lone Moon, okay lang, simula bukas, kalahating buwan na bakasyon. Ano, makipag-ugnayan sa paghahanap para sa daan-daang libong taon, at kalahating buwan ka na lang. Hindi ako kumbinsido, ito ay masyadong maliit. Itago ito ng hindi bababa sa 6 na buwan. Oo, kahit 6 na buwan lang. Sigaw ng lahat. Nais din ni Leng Lone Moon na manatili ng mas matagal kay Omi, kaya tumango siya, sige, 3 buwan, hindi na.
Ang lahat ay maaari lamang sumang-ayon. Kaya lang, lahat ng miyembro ng team ay nagtakbuhan noong gabing iyon. Si Leng Lone Moon ay bumalik na mag-isa sa isang inn sa Earth Immortal Realm. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Leng Lone Moon sa pintuan ng silid, nakita niya ang tila isang taong nakahiga sa kama, ngunit natatakpan ng kumot. Sino? Sigaw ni Leng Lone Moon. Itinaas ni Omi ang kumot at ngumiti, ako na. Ah, ikaw. Sinundan kita sa bayang ito, at nang makita kitang naghahapunan at ang mga miyembro ng pangkat na iyon, bumalik muna ako sa iyong silid, at pagkatapos ay nagugas ako ng aking mga kamay at naghintay para sa iyo. Don Omi, how dare you, baliw ka. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam, bakit mo pa ako tinatawag na Omi, kalimutan mo na ang munting shota ngayong hapon. Omi, hindi ako nagbibiro sa'yo, ang dali mo talagang hanapin kung tatakbo ka ng ganyan. Sige, hinubad ko na ang pantalon ko, hinahayaan mo akong makinig sa iyong pag-uusapan tungkol dyan. Ikaw, si Leng Goliuyu ay nahihiya at galit, wala talagang magawa sa kanya. Ang eleganteng pag-iibigan ng gabing iyon, hindi na kailangang sabihin, bagamat ito ang pangalawang pagkakataon, ngunit para kay Leng Lone Moon, ito ay higit na katulad sa unang pagkakataon, dahil ang huling pagkakataon ay nadroga ng kanyang lolo sa alkohol, at lahat ay hindi matino, ngunit sa pagkakataong ito, ito ay napakatino, napakalalim ng buto. Gabi na, niyakap ng mahigpit ni Leng Lone Moon si Omi at natulog, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang iwan ang taong ito, kahit puso o katawan niya ay naibigay na ng husto sa taong nasa harapan niya, kung ang future Omi ay nakatadhana papatayin ng Immortal Emperor, handa siyang mamatay ng magkasama. Tanong ni Omi, 3 months na kayong nagbabakasyon, ano ang arrangement ninyo? Hindi. Sa pagkatao mo, hindi ka sana pumayag na magbakasyon, pero ngayon pumayag ka na talagang magbakasyon, di ba dahil sa akin? Alam mo, malungkot na sabi ni Leng Lone Moon. Hehe, tapos 3-month honeymoon tayo, ha ha ha. Dumating ang 3 buwan, napakabilis talaga na ginugol ng matamis na oras. Omi, dapat kang umalis, bukas sa pinakahuli, ang aking koponan ay dapat na bumalik. Leng Lone Moon, na may matinding pag-aatubili sa kanyang mga mata, ang 3 buwan na ito ay ang pinakamasayang oras para sa kanya. Sige, malapit na akong mag-move on. Saan mo balak pumunta? Ngayong bukas na ang langit, hindi ko na alam kung saan may lugar para sa iyo. Sigaw ni Leng Lone Moon. Tanga, ang langit at ang lupa ang aking tahanan. Omi, kailangan mong ipanggako sa akin na hindi ka mahuhuli, okay? 10,000 huwag kang mag-alala, ganoon ba ako kadaling hulihin, mayroon akong kinabukasan, at kailangan kong maging hari at lumaban sa Immortal Emperor, hintayin mo ako, munting sanggol, balang araw, lalakad ako sa isang makulay, rainbow para pakasalan ka, ha ha ha. Ma'am, hihintayin kita, kung gayon, pupunta ako, at mag-ingat ka. Wala ako sa anumang panganib. Walang iba kundi ang patuloy na paghahanap sa iyo hanggang sa dumating ang utos ng wakas mula sa itaas. Well, huling hinalikan ni Omi si Leng Lone Moon, saka tumalikod at lumipad, si Leng Lone Moon ay nakatitig sa figure ni Omi, parang kutsilyo ang hirap umalis ng puso niya, ayaw niya talagang sundan si Omi. 2,362. Hindi nagtagal ay bumalik si Omi sa 10,000 Purple Mountains. Gayunpaman, pagka-uwi, hindi nakita ni Omi ang kanyang pamilya, at sa pagtatanong sa paligid, nalaman niya na inayos ni Mu Chenji na silang lahat, si Tang Huon, ay sumali sa 10,000 Violet Mountain Guards para magbigay ng maliit na kontribusyon sa bundok, at mas ligtas na manatili sa mga bantay. Nahanap ni Omi si Mu Chenji, at ang iba ay umuwi kaagad pagkatapos malaman na bumalik si Omi. Ang pamilya ay masayang nagtipon para sa isang pagkain. Kinabukasan, nagpadala ang 10,000 Violet Great Sage para imbitahan si Omi. Ibigay ang iyong paggalang sa dakilang sage. Haha, Kuya Tang, narinig ko na pinatay mo si Nian Qing, ang 9 na anak ng Old Immortal Emperor. Tama, haha, Kuya Tang, nagawa mo na ang hindi ko magawa. Sa lakas ng Great Sage, hindi mo pa rin kayang pumatay ng isang Nian Qing. Siyempre hindi ko kayang patayin ito, naramdaman na ito ng Immortal Emperor bago pa man ako kumilos, sabihin mo sa akin kung paano ko ito ginawa, kung hindi ay napatay ko na ang Immortal Emperor. Sabi ng 10,000 Violet Great Sage.
Si Omi ay abala sa pagsasabing, "Dakilang Sage, ikaw ang aking hinahangaan, lahat kayo ay may pusong patayin ng Immortal Emperor." Sinabi ng 10,000 Violet Great Sage, "Bawat kapangyarihan na nag-aangkin ng trono ay may pusong patayin ng Immortal Emperor, ngunit sa kasamaang palad, ang Immortal Emperor ay may puso ng Hongmeng at kinokontrol ang tatlong kaharian, walang sinuman ang makakapatay, siya." "Oh, pero iba ka, ginawa mong hindi ka maramdaman ng Immortal Emperor, ibig sabihin, ikaw ang may kapangyarihang makipaglaban sa Immortal Emperor para sa pamamahala ng tatlong kaharian." "Ah, ganun ba? Siyempre, bakit pa matatakot ang Immortal Emperor sa isang taong hindi niya maramdaman? Kailangang bunutin ang pagpatay sa lahat ng mga sanggol na yon. Kinailangan pa niyang patayin ang sarili niyang anak na babae, si Prinsesa Nenshi, dahil lang, may kasama ang anak niya, na nagnakaw ng kanyang karapatang mamuno." Nakita ni Omi na medyo excited ang 10,000 Violet Great Sage, pero hindi niya alam kung ano ang ikinatuwa niya. Umiti ang 10,000 Violet Great Sage at nagsabi, "Brother Tang, hindi ako makikipagtalo sa iyo, magtulungan tayo." "Magtulungan? Anong ibig mong sabihin?" "Brother Tang, hindi ka madarama ng Immortal Emperor, kung mananatili ka sa akin, hindi rin ako madarama ng Immortal Emperor, at ang aking pabango ay itatago mo, upang mapatay ko ang Immortal Emperor at pumalit sa akin, ang kanyang pamamahala sa tatlong kaharian, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko?" Nagulat si Omi, at parang nakaramdam, medyo masama sa loob. "Ang pakikipagtulungan na sinasabi mo. Tulungan mo akong maging pinuno ng tatlong kaharian, at kapag nagawa na ang gawain, ibibilang ka ng buong tatlong kaharian bilang pinakadakila sa ilalim ng isang tao at higit sa hindi mabilang na iba, maliban sa akin." Payo ng 10,000 Violet Great Sage. Habang nakangiti si Omi, alam niyang pinatawag siya ng 10,000 Violet Great Sage, siguradong hindi ito kasing simple ng pakikipagchat lang. Gayunpaman, totoo ang sinabi ng 10,000 Violet Great Sage, kung sila ay magtutulungan, talagang malaki ang posibilidad na ibagsak nila ang Three Realms. Gayunpaman, ito ba ang gusto ni Omi? Si Omi ay hindi gustong maging Three Realms ruler noon, higit sa lahat dahil siya ay kasalukuyang mahina, ngunit hindi ibig sabihin na, sa loob, ayaw ni Omi. Kung tinulungan niya ang 10,000 Violet Sage na maging Three Realms ruler at palitan ang Immortal Emperor, kung gayon bakit siya pupunta? At saka, dahil itong 10,000 Violet Witch Demon na ito ay may pusong agawin ng langit, ibig sabihin hindi siya matuwid at walang kapintasan, paano kung, pagkatapos gawin ang gawa, pinatay niya si Omi? Pagkatapos ng lahat, maaaring tulungan ni Omi ang 10,000 Violet Great Sage na agawin ng langit, pagkatapos ay maaari ding tulungan ni Omi ang iba na agawin ng langit na nakuha ng 10,000 Violet Great Sage. "Brother Tang, pag-isipan mo ito, talagang hindi ka makakasama nito. At saka, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na hindi lang ako ang may ganitong kaisipan sa akin." Oo. Mula nang patayin mo si Nian Qing malapit sa Immortal Court, ang insidenteng ito ay yumanig sa Three Realms, napansin ka ng lahat ng mga higanti ng Three Realms, at alam ng lahat ng mga higanti na sa tulong mo, maaagaw nila ang langit. Three Realms, hindi lang Immortal Emperors ang gustong hanapin ka. Naglakas loob akong sabihin na lahat ng dakilang kapangyarihan, hinahanap ka. Naiintindihan. Napabuntong hininga si Omi, isang makatwiran at hindi inaasahang bagay ang gagawin. Nakaganti na siya, Asteg, pero isa pang hindi inaasahang bagay ang isinilang, siya, naging kasangkapan na kayang agawin ang langit na parang kasangkapan, gusto ng lahat, hinahanap siya ng lahat ng dakilang kapangyarihan ng tatlong kaharian. Pinayuhan ng 10,000 Purple Great Sage, "Brother Tang, wala kang paraan, sa totoo lang, maaari kang matagpuan ng Immortal Emperor at lipulin siya upang matigil ang gulo, o matagpuan ng iba pang mga kapangyarihan at mapipilitang tulungan sila sa pag-aagaw ng langit. Dahil ang pagwawalis sa lahat ay magtatapos sa ganito, bakit hindi mo piliin na magtrabaho kasama ako at tulungan akong agawin ang langit? Nakita mo na ang aking pagkatao, at tiyak na hindi kita magagawang masama pagkatapos kong maging isang Immortal Emperor." Nagalit si Omi. Kung alam niya noon, hindi siya dapat nagmamadaling patayin si Nian Qing, ngayong sikat na siya. Ang punto ay mahina pa rin siya at hindi makalaban sa anumang malaking kapangyarihan.
Ang 10,000 Purple Mountains ay kabilang lamang sa nangungunang 10 sa buong malalaking kapangyarihan, at kabilang sa nangungunang 10 halos ikasyam, mayroong 7 o 8 malalaking kapangyarihan na mas malakas kaysa sa 10,000 Purple Mountains. Ang mga dakilang kapangyarihang ito ay lahat ay naghahanap ng Omi. Umiti si Omi, Great Sage, to be honest, paano kung hindi ako pumayag? Sinabi ng dakilang sage, kung ibang tao, mas mabuti kung papayag ka, ngunit kung hindi, natatakot akong magdusa ka. Dahil, pumayag ka man o hindi, kung may ibang makakapanatili sa paligid mo, maaari nilang takpan ang kanilang sariling pabango, pilayin ka, at dalhin ka sa kanila sa lahat ng oras, ang epekto ay pareho. Ham, hindi alam ni Omi kung lungkot ba o pighati sa loob. Kuya Tang, ang manugang mo ay ang aking closed-door disciple, walang dahilan para hindi mo ako tulungan ah, syempre, kung hindi ka pumayag, hinding-hindi kita pipilitin, ngunit hindi ko inirerekomenda, umalis ka sa 10,000 Purple Mountains, dahil kapag umalis ka, mahuhuli ka ng ibang tao, at kung mahuli ka ng ibang puwersa, malungkot ako. Naiintindihan. Ang pahayag na ito mula sa 10,000 Violet Great Sage ay tila lihim na sinasabi kay Omi na hindi siya makakaalis sa 10,000 Violet Mountain, kung hindi siya pumayag, hindi niya pipilitin si Omi, ngunit kailangan niyang manatili sa 10,000 Violet Mountain magpakailanman, ayaw ng 10,000 Violet Great Sage na makuha si Omi ng ibang puwersa. Mukhang makatwiran, walang dapat sisihin si Omi, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kanyang sarili. Brother Tang, dapat kang bumalik at mag-isip tungkol dito. Sige, babalik muna ako. Siguraduhing pag-isipan ito. Umaasang sabi ng Vast Violet Sage. Gagawin. Umuwi si Omi ng malungkot. Tingid sa kaalaman ni Mu Chenji at ng iba pa, masaya pa rin sila dahil nakaganti na si Omi. Zichen, bumalik ka na. Oy, bakit hindi kang umingiti, anong problema? Napansin ni Mu Chenji na may mali at abalang-abala siyang pumasok. Wala lang, gusto kong manahimik. Si Omi ay nag-iisa na tahimik na nag-iisip tungkol sa daan pasulong. Ang kanyang kaharian ay napaka-immortal lamang, at kahit na ang kanyang lakas ay umabot na sa simula Divine Immortal, ngunit kung hindi siya nakarating sa kaharian, ang kanyang kakayahan ay magiging limitado kahit gaano pa siya kalakas. Bukod dito, ang kapangyarihan ng kanyang kasalukuyang pangunahing yugto ang Immortal ay ang pinakamababang ranggo lamang na Immortal, at madaling isipin kung gaano karaming mga rank ng Immortal ang mayroon sa buong tatlong kaharian, pagkatapos ng lahat, ang mga Immortal ay hindi tumatanda o namamatay, tataas lamang ito at hindi bababa. 2,363. Kasunod nito, si Mu Chenji ay ipinatawag din ng 10,000 Violet Great Sage. Master, hinahanap mo ba ko? Chichi, alam mo ba kung ano ang hinahanap ko sa iyo? Guro, hindi alam ng aking alagad. Chichi, paano ka tinatrato ni Master? Binayo ulit ako ni Master, kung hindi dahil kay Master, hinding-hindi ko makakamit ang mayroon ako ngayon. Chichi, gusto ni Master na hilingin sa iyo na gawin mo ako. Pakisabi, Guro, papayag ako kahit 10,000 piraso. Kailangan mo lang akong tulungan na gumawa ng 1 piraso. Ano? Tulungan mo akong hikayatin ang asawa mo, Omi. Unang na-i-publish sa m.consu8.net. Sa wakas ay alam na ni Mu Chenji kung bakit walang ngiti sa mukha si Omi nang umuwi siya. Sa sandaling ito, ang pangako ko sa iyo ay isang pangungusap lamang, kung ako ang Qing Emperor sa susunod na taon, iuulat ko ang mga bulaklak ng peach na mamumulaklak sa isang lugar. Guro, bumalik ka at tulungan mo akong hikayatin ka, kung magiging Immortal Emperor ako, ikaw at ang iyong mga disipulo ay makikinabang. Huwag kang mag-alala, Guro, tiyak na kukumbinsihin ko ang aking asawa. Well, mabuti iyon. Master, babalik muna ko. Pumunta ka. Bumalik din si Mu Chenji na may masalimuot na pakiramdam. Pag-uwi niya, wala rin siyang ngiti sa labi, tutal hindi naman siya marunong pumili. Noong gabing iyon, sinabi ni Omi sa lahat ang tungkol sa pag-uusap nila ng 10,000 Violet Sage. Sabi ni Omi, ano sa tingin ng lahat ang dapat kong gawin? Sinabi ni Mu Chenji, pinatawag din ako ni Master, na gustong hikayatin ka. Tumango si Omi, alam na ni Omi na pumunta si Mu Chenji para makita ang 10,000 Violet Great Sage. Tanong ni Little Fire, Brother Chen, sa itsura mo, alam ko na ayaw mo sa loob.
Siyempre, kung gugustuhin ko, hindi ko kailangang mag-alala. Kung gayon iniisip mo, na maging isang immortal emperor sa iyong sarili sa hinaharap. Nako, kahit mahina pa ako, hindi ibig sabihin na wala na akong pagkakataon, ang sundalong ayaw maging general ay hindi qualified na sundalo, obviously more than qualified ako, ay. Higit pa sa gusto kong maging general. Naiintindihan mo, kapag tinulungan mo ang 10,000 Violet Great Sage, kung talagang naging immortal emperor na siya, putulin mo na ang iyong iniisip. Umiling si Omi, kung iyon lang, ayos lang, ang problema, sino ang hindi nagdiskarga, sino ang handang magdagdag ng nakatagong panganib sa kanilang sarili? Si Mo Chenji ay abala sa pagsasabing, ngunit paano mo malalaman na kapag ang aking Panginoon ay talagang matagumpay, ibababa niya ang kanyang asno? Sinabi ni Omi, libu-libong Jia, huwag kalimutan na ang 10,000 Violet Great Sage ay lubos na nagpapasalamat sa aking talento at kinabukasan, at naniniwala siya na ang aking lakas sa hinaharap ay tiyak na magiging kasing ganda niya. Kung ang aking lakas sa hinaharap ay hihigit sa kanya, at kaya kung protektahan ang mga pandaman ng Hongming Heart, kung gayon hindi ko ba madaling maaagaw ang langit? Tila tulad ng ito. Kaya, hindi ako makapaniwala na hinayaan akong mabuhay ng 10,000 Violet Great Sage na alam ang kinalabasan na ito. Siyempre, hinahanap din ako ng ibang mga kapangyarihan, at mas lalong hindi ako makapaniwala kapag naghahanap ang ibang mga kapangyarihan, para sa akin. Sumigaw si Tang Huon, bakit kailangang maging mob ato ang iyong kapalaran, madali kang namatay at nabuhay muli, at ngayon ay nasa gulo ka na, hindi ba't nangangahulugan na kailangan mong mamatay sa hinaharap? Wanwan, huwag masyadong pessimistic, dapat alam mo na ang krisis at pagkakataon ay madalas na magkasabay. Ginamit ko ang isang malaking krisis, ngunit nangangahulugan din ito na mayroon akong napakalaking pagkakataon, kung maiintindihan ko ito, baka ako na ang susunod na immortal emperor, kung mabaygo ako, baka maging iba na ako. Ngunit ngayon na ang immortal emperor ay naghahanap sa iyo sa paligid, at ang iba pang mga pangunahing ambisyoso na kapangyarihan ay naghahanap sa iyo sa paligid, napakalaki ng mundo, wala kang mapagtatagwan. Wala akong pagkakataong umalis sa 10,000 Purple Mountains ngayon, sinabi ng Great Sage na kapag hindi ako pumayag, hindi niya ako pipilitin, ngunit hindi rin ako makakaalis dito. Paano magiging ganito ang dakilang Sage, hindi ba naging mabuting tao siya noon pa man? Bakit biglang naging ganito ang pagpapakulong sa iyo? Nagngangalit si Little Fire. Nako, sabi niya ayaw niya akong makuha ng ibang kapangyarihan, understandable naman mag-isip ng ganyan, pero paano kung mura lang sa wala? Kung gayon, paano kung pumayag na lang natulungan ang dakilang Sage na kunin ang langit? Sabi ni Yan Zingyi. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos gawin ang gawa? Sino ang magsasabi na hindi papatayin ng dakilang Sage si Su Chen upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap? Lahat ay nagsabi ng isang bagay sa iyo at isang bagay sa akin, ngunit walang sinuman ang may ideya. Kahit si Omi mismo ay walang ideya tungkol sa ganitong bagay. Si Omi ay talagang nagsisisi sa pagkuha ng overturning mirror, ngunit kung wala ito, hindi man lang siya makakabangon, at kahit na gawin niya, ang overturning mirror ay matatagpuan sa ilang minuto kung hindi ito sumanib sa kanyang katawan. Ganoon lang, ilang araw na nag-isip si Omi, pero wala siyang maisip na magandang solusyon. Kung wala siyang maisip na magandang solusyon, dapat piliin ni Omi na tulungan ang dakilang Sage at magtiwala sa kanya kahit minsan. Sa sandaling ito, sa kailaliman ng South Sea ng South Zanbo Continent na malayo, binuksan ng isang lalaki ang kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti ang lalaking iyon, malapit na, oras na. Tumayo ang lalaki at ngumiti, naghintay ako ng hindi mabilang na taon para sa isang pagkakataon, at ngayon, dumating na ang pagkakataon. Ang pagkakataon ko, noong nakaraang pagkakataon, tinulungan kitang maibalik ang iyong babae sa kamay ng South Sea Divinon, ngayon, oras na para gantihan ako. Hahaha, hahaha. Sa susunod na sandali, ang misteryoso at makapangyarihang lalaking iyon ay lumabas sa ibabaw ng dagat ng South Sea. Nagkataon lang na ang South Sea na banal na non-immortal mountain ay nasa ibabaw ng dagat na iyon, at sa sandaling ang lalaki ay sumugod palabas ng dagat, napansin nito ng banal na non. Ang banal na madre ay nagmamadaling lumabas sa takot, at nang makita ang lalaking iyon, nagbago ang mukha ng banal na madre at ang kanyang bibig ay sumigaw, Blue Emperor.
Bahagyang ngumiti ang lalaki at nagtanong, "Divine Nay, matagal nang hindi nagkikita, noong opisyal na akong nag-iisa sa South China Sea, bata ka pa. Ibigay mo ang iyong paggalang sa Blue Emperor. Hindi na kailangan, Divine Nun, sumama ka sa akin." "Ah, Blue Emperor, saan pupunta?" May takot na sabi ni Godney. "Puntahan mo ang asawa mo." "She? Ano?" Nanginginig ang South Sea Godney. "Ano? Gusto ko talagang panatilihin ang aking katawan hanggang sa mamatay ako." "Blue Emperor, huwag na, gusto lang mabuhay ng walang hanggan ang kawawang madre." "Ang taong nanloko sa iyong damdamin noon ay matagal nang naging alabok, at kasama mo pa rin si Put hindi maliit. Gayunpaman, hindi na ito sa iyo ngayon." "Blue Emperor, bakit ganoon?" "Wala naman kung bakit, akala lang. Sino ang gusto ng banal na madre na sundan ko?" Sabi ni Godney na may luha sa kanyang mga mata. "Hahaha, nakita mo na. May naalala ang banal na madre at nagtanong, milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ang lalaking nagsunog ng aking mga damit at pinilit akong palayain ang isang babaeng disipulo, ito ba ay iyong matanda?" "Siyempre ako, sige, putulin mo na ang kalokohan at umalis ka na." "Oo, si Divine Nay ay walang puwang para sa pagtutol, sa harap ng isang malakas na lalaki sa ganitong antas, kailangan lang niyang sumunod." Ang tunay na pangalan ni Godney ay Gia, siya ay orihinal na isang mahusay na kagandahan din, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pag-iibigan ay hindi naging maayos at siya ay nalinlang ng isang tao na pumatay sa taong iyon sa galit, pagkatapos ay umalis siya mula sa pula, mundo. Ang magandang banal na madre na ito, nakita rin ito ni Omi noong nakaraan at medyo nagulat. Kaya lang, ang hindi inaasahan ni Omi ay magkakaroon ng ganoong ending. 2364 sa 10,000 Violet Mountain. Personal na dumating ang 10,000 Violet Great Sage. "Kuya Tang, paano mo ito napag-isipan?" "Great Sage, sigurado ka bang hindi mo ako papatayin pagkatapos mo?" Tanong ni Imi. "Pinasala ni Kuya Tang, kung ganoon ako, bakit kailangan ko pang tanungin ang iyong opinion ngayon, pilitin mo lang, at syempre, kailangan mong ipanggako sa akin na hinding-hindi ka magre-rebelde sa akin." "Okay, naniniwala ako sa iyo, ano ang kailangan mong gawin ko para sa iyo?" "Kailangan mo lang manatili sa tabi ko sa lahat ng oras, ang natitira, gagawin ko ang natitira." Sabi ng Vast Violet Sage. "Good," tumanggo si Omi, buti na lang ang isang tao ay higit sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na puwersang mapang-api ang nagmula sa malayong kalangitan. "Ah!" Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Omi at ang 10,000 Violet Saints na parang diniin sila ng malaking bato. "Paano nangyari ito?" Tumingin si Omi sa 10,000 Violet Great Sage. Mukhang nataranta rin ang 10,000 Violet Great Sage. "Hindi ko alam ah, sino ang napakalakas, kahit ang mga Immortal Emperors ay hindi ganoon kalakas ah." Ang 10,000 Violet Great Sage ay mukhang takot na takot. Sa sandaling iyon, agad na lumitaw ang isang lalaki at isang babae sa harap ni Omi at ng 10,000 Violet Great Sage. "Hahaha, hahaha," tumawa ng malakas ang lalaki. Sa sumunod na segundo, ang matinding pressure kay Omi at sa 10,000 Violet Great Saints ay agad na naalis. Ang 10,000 Violet Great Sage ay tumingin sa lalaking iyon sa takot. Medyo pamilyar ang 10,000 Violet Great Sage, ngunit tila hindi niya gaanong naalala. Gayunpaman, ang babae sa tabi ng lalaki ay hindi pamilyar sa 10,000 Violet Great Sage, ito ay ang Nanay Divine Nun. Ang South Sea Divine Nun na ito, na ang lakas ay katulad ng sa 10,000 Violet Great Sage, ay minsang nakipaglaban sa bawat isa, iba at nakakahilo na lumaban, at sa huli, walang nanalo. Si Omi naman, mas lalo siyang naguluhan. Anuman ang mga pangyayari, yumuko si Omi, nakilala ni Senior ang dalawang nakatatanda. Ang 10,000 Violet Great Sage ay isang hindi kilalang tao, at nagtanong si Ton, "Sino ka? Witch Demon, hindi mo na ba ako kilala, noon isa ka lang maliit na bukol, pero ngayon, maharlika ka na, interesting." "Ah, ikaw? Ikaw ang Blue Emperor." "Eksakto. Ah, ang 10,000 Violet Great Sage ay nagulat, ito ay ang Blue Emperor, hindi nakakagulat na siya ay napakalakas, mas malakas kaysa sa Immortal Emperor." Nang malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, ang 10,000 Violet Great Sage ay hindi na nakaramdam ng kakaiba,
Pagkatapos ng lahat, noong siya ay bata pa, ang mga tao ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ang asul na emperador na ito ay isang figure na umiral mula pa noong simula ng mundo, sa ngayon, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang naabot. Tinitigan ng Blue Emperor si Omi at ngumiti, "Anak, naaalala mo ba ako? Nagkita na ba tayo dati? Ako ang tumulong sa iyo milyon-milyong taon na ang nakalilipas nang sinubukan ni Godney na panatilihin ang iyong babae sa pamamagitan ng puwersa. Ikaw pala, no wonder. Anak, magpalit tayo ng isang bagay. Ano ito? Hahaha, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, ipagpapalit ko ito sa isang magandang babae, itong banal na madre, na sinamahan din ako ng hindi mabilang na mga taon sa South China Sea. Paano na lang kung kumilos ako bilang isang matchmaker at pakasalan siya sa ikaw ngayon? Pakasalan mo ako. Tama. Hindi makapaniwalang tumingin si Omi sa banal na madre, ngunit tila nag-aatubili ang banal na madre. Senior, ito. Stop dilly-dallying, magpakasal na tayo, at tatapusin ko ang deal sa iyo ng mas maaga. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ng Blue Emperor ang kanyang kamay, ang buong mansyon ay naging isang maliwanag na palasyo, at isang ceremonial hall ang lumitaw sa isang malaking bulwagan sa harapan. Nagbaba ng tingin si Omi, at some point, nakasuot siya ng pulang uniforme ng groom. Ito, malamang na ang mga damit sa katawan ni Omi ang nagbago sa pagitan ng mga alon ng kamay ng Blue Emperor. Pagtingin muli sa banal na madre, kahit papaano ay nakasuot ito ng pangkasal na may pulang talukap sa ulo. Nais iyanggat ng banal na madre ang takip, ngunit, hindi ito ng ahas na gawin yon. Ang 10,000 purple sage sa kabilang banda ay mukhang hindi nakaimik, habang mukhang nalilito, ano ang gustong ipagpalit ng Blue Emperor kay Omi? Baka magkamali, wala namang espesyal kay Omi, di ba? Maliban sa isang katawan na sa di malamang dahilan, maaaring protektahan ang mga pandama ng Immortal Emperor. Sinabi ng asul na emperador kina Omi at Shenyi, "Pumasok kayo, magbigay galang, ako ang mamumuno sa inyo." Ito, parehong hindi tumutugon sina Omi at Shenyi. Ang Blue Emperor ay muling nagwagayway ng kanyang kamay, at biglang napagtanto ni Omi na kahit papaano ay nakatayo siya sa auditorium, kasama ang banal na madre na nakatayo sa tabi niya. Sumigaw ang 10,000 Violet Great Sage, isang pagsamba sa langit at lupa. Si Omi at ang banal na madre ay nagpaikot-ikot at sumamba sa langit at lupa. Dalawang yumuko sa mataas na bulwagan. Nakaupo sa mataas na bulwagan ang Blue Emperor. Ang mag-asawa ay sumasamba sa isa't isa. Rites of passage. Sige, mag-asawa na kayo, sa bridal chamber naman, you can draw your own lines, now, sumama ka na, ipagpapalit kita. Oo. Kinaway-kaway ni Blue Emperor ang kanyang kamay, biglang nag-shift ang space, ngayon lang nasa auditorium, pero ngayon naging secret room. Tanong ni Omi, siguro kung ano ang gustong ipalit ni Senior sa akin. Angkat Angie tanging puso, sabi ni Blue Emperor. Nagsalubong ang mga kilay ni Omi, naguguluhan, Senior, ano ang angkat Angie tanging puso? Omi, sa puntong ito na, kaya huwag mo akong pagbibintahan ng anumang sekreto, ang tagal kitang hinintay dahil sa katanji tanging puso mo. Senior, hindi ko talaga alam kung ano ang exquisite heart, umaasa pa rin ako na ipahayag ito ng senior. Sinabi ng Blue Emperor, Omi, ang Immortal Emperor na kumokontrol sa Three Realms, hindi ka ba niya maramdaman? Tama, nangangahulugan niyo na ang iyong kapalaran ay mas mataas kaysa sa tatlong kaharian. Nagpabuga ng malamig na pawis si Omi, gusto ng Blue Emperor na mas mataas ang kapalaran kaysa sa Three Realms, Omi hindi Nine Tides was that Omi doubted the Blue Emperor was looking for the wrong person. Senior, naghahanap ka ba ng isang taong mas mataas ang kapalaran kaysa sa tatlong kaharian? Oo, ngunit, ang ganitong uri ng tao ay napakahirap na lumitaw, at mula sa simula ng mundo, ito lamang ang una. Ang taong mas mataas ang kapalaran kaysa sa tatlong mundo, siya ay may katangian na ang Immortal Emperor. Hindi siya maramdaman, ang Immortal Emperor ay nagtataglay ng puso ng Hong Meng, at ang taong ang kapalaran ay mas mataas kaysa sa tatlong mundo, siya ay nagtataglay ng Katanji tanging puso.
At ang kailangan kong ipagbalot sa iyo ay ang iyong Katanji tanging puso. Siyempre, magalang naman ako at ayokong kunin ang pilit, kaya binibigyan kita ng magandang babae para ipagbalot sa'yo. Umiti si Omi, Senior, ang mga taong hindi madarama ng Immortal Empress ay hindi lang mga tao na may Katanji tanging puso, tama ba? Totoo iyan kung uunahin mo ito bago ang pag-iisa ng tatlong kaharian. Totoo, ang mga tao at mga bagay na lumitaw bago ang pag-iisa, ang Immortal Emperor ay hindi naramdaman ang mga ito, halimbawa, ako, at ang sandata kong ito, pati na rin. Bilang ilang banal na sandata, hindi ito maramdaman ng Immortal Emperor. Ngunit pagkatapos ng pagsasama-sama ng tatlong kaharian, ang buong tatlong kaharian ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng kasalukuyang Immortal Emperor, at imposibleng magkaroon ng anumang bagay na maaaring makita ng Immortal Emperor. Hindi ko alam, maliban kung ang isang taong may Katanji tanging puso ay ipinanganak. At ikaw, malinaw naman, ay wala pang 10,000 taong gulang, para hindi ka maramdaman ng Immortal Emperor, dapat ay mayroon kang isang napakagandang puso. Nangako ang asul na emperador upang gawin ito. Hindi nakaimik si Omi, 2,365. Sabi ni Omi, Senior, maling tao talaga ang nakuha mo. Omi, huwag kang makisali sa akin, may hangganan ang pasensya ko. Senior, ang dahilan kung bakit hindi ako maramdaman ng Immortal Emperor ay dahil, pinatay ako noon at nabasag ang aking laman na katawan, gayunpaman, nagkataon na nakapulot ako ng isang banal na sandata, ang Turning Mirror, na nagligtas sa akin, pumasok kami sa Three Nothingness Space, nakilala ko ang dating may-ari ng Turning Mirror, pinagsama niya ang basag na salamin sa aking laman na katawan, kaya hindi na ako maramdaman ng Immortal Emperor. Ah, hindi, namutla at nataranta ang asul na emperador, sinuntok ang ulo ni Omi at pinipigilan nito. Pagkaraan ng ilang segundo, namuti ang mukha ng asul na emperador. Oh my God, talagang hindi ikaw, ako, naloko ako. Xin Zong, ikaw anak ng aso, niloko mo ako, ah. Ang Blue Emperor ay biglang nabaliw at nawala sa isang iglap. Natagpuan na naman ni Omi ang sarili sa auditorium. Parehong nakatayo sa auditorium ang 10,000 Violet Great Sage at ang Divinon, kaya lang, hindi na red bridal attire ang mga damit ng Divinon, at ang mga damit sa katawan ni Omi ay bumalik sa dati. Ang 10,000 Violet Great Sage ay abala sa pagsasabing, Brother Tang, anong nangyayari? Biglang bumalik, nasaan ang Senior Blue Emperor? Hindi alam ni Don kung ano ang nangyayari. Parang itong si Blue Emperor, nanalin lang na sabihin na si Omi ang may exquisite heart, ay hindi. Ang taong tunay na nagtataglay ng exquisite heart ay si Nian Shi. Gayunpaman, kung ano ang Katanji tanging puso, hindi alam ni Omi, ni hindi niya alam kung ano ang silbi nito, ngunit tiyak na ito ay isang bagay na lalong mahalaga, isang bagay na mas mahalaga kaysa kahit na ang puso ng Hongmeng ng Immortal Emperor, o, isang bagay na mas masahol pa kaysa sa puso ni Hongmeng. Brother Tang, magsalita ka, saan nagpunta ang Blue Emperor? Ang 10,000 Violet Great Sage ay abala sa pagtatanong. Tumingin si Omi sa 10,000 Violet Great Sage at sa Divinon. Noong una, si Omi ay pinilit ng 10,000 Violet Great Sage para tulungan siya sa pag-agaw sa langit. Ngunit biglang lumitaw ang isang Blue Emperor at pinutol ang bagay na ito. Ngayong nawala na ang asul na emperador, dapat gamitin ng mabuti ni Omi ang asul na emperador upang ang 10,000 violet na dakilang sage ay hindi maglakas loob na saktan siya. Sinabi ni Omi sa 10,000 violet great sage, umalis na ang Blue Emperor. Wala na, bakit ka umalis nang hindi man lang nag-hello? Sabi ni Omi, anong klaseng status meron ang Blue Emperor, paano kanya babatiin? Iwaw. Naisip ito ng 10,000 Violet Great Sage. Sabi ni Omi, siyempre, nang umalis ang Blue Emperor, binati niya ako. Nagtanong ang Divinon na may malamig na mukha, ano ang ipinagbalat sa iyo ng Blue Emperor? Umiti si Omi, isang importante sa kanya, ginamit kanya, isang magandang babae, para ipagbalat ako. Simula ngayon, magiging asawa na kita. Nanaginip ka. Galit na galit ang banal na madre, at ngayon lang nawala ang Blue Emperor dito ay naglakas loob siyang magalit. Umiti si Omi, walang kwenta ang galit, babalikan niya ulit ako ni Blue Emperor, tapos makakausap mo na si Blue Emperor. Ikaw,
Sa pagbanggit ng asul na emperador, tila biglang nagsara ang init ng ulo ng banal na madre, kaya lang ayaw sa loob. Ang 10,000 Violet Great Sage ay kasalukuyang nanlulumo, ngunit gusto niyang agawin ang langit a. Ang 10,000 Violet Great Sage ay nagtanong sa mahinang boses, "Brother Tang, dahil wala na ang Blue Emperor, huwag na natin siyang pag-usapan, ipagpatuloy natin ang bagay na iyon mula noon." "Alam na," sabi ni Omi, "I, alin ang mahalaga? Tinulungan mo ako sa usaping ito ng pag-agaw sa langit." "Oh, Great Sage, pasensya na, ngayon lang ako nakipag-deal sa Blue Emperor, at sinabi niya na kaibigan niya ako ngayon, at sinabi rin niya na gusto niyang tulungan mo ako sa pagkuha ng langit sa kinabukasan." "Ano?" sigaw ng 10,000 Violet Sage. "Totoo, hindi ko in-expect sa sarili ko, pero sasabihin ng Blue Emperor na papayagan nito ang tinulungan mo akong tanggapin ang mga salita ng langit sa hinaharap." "Ikaw, nainas sa loob ang 10,000 Violet Great Sage." Si Omi ay hindi natatakot sa galit ng 10,000 Violet Great Sage sa sandaling ito, pagkatapos ng lahat, ang dalawang salitang Blue Emperor ay sapat na. "Great Sage, pasensya na ah, lahat tayo may mga pangarap, kung wala lang akong choice, I would definitely be assisting you. But now, I have a choice, I certainly choose myself. Don't worry, you tulungan mo akong kunin ang langit sa hinaharap, at kapag nagtagumpay ka, ikaw ay magiging isang tao sa ibaba at 10,000 sa itaas sa hinaharap. Tumahimik ka, ayaw ko." Angle ang 10,000 Violet Great Sage. Pag-aliw ni Omi, "Great Sage, alam kong masama ang pakiramdam mo, pero kailangan mong maunawaan. Ngayong si Divine ay manugang ko na, bakit hindi mo ito pag-usapan sa aking manugang?" Tumingin ang banal na madre kay Omi na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tila nasa sakit at napunit. Ang 10,000 Violet Great Sage ay umungal at ang dagandong ay yumanig sa apat na direksyon. Pagkatapos ng dagandong, sinabi ng 10,000 Violet Great Sage na may pulang mata, "Omi, hindi kita tutulungan." "Hindi mahalaga yon, sa anumang kaso, hindi ko nais na magtanim ng sama ng loob laban sa iyo, mayroon akong Blue Emperor na tutulong sa akin, ang posibilidad na sakupin ko ang langit sa hinaharap ay mas malaki kaysa sa iyo." "Great Sage, kung gagawin ko ang langit, tiyak na gagawin kitang dakilang general ng bayan." "Scram, wala akong pakialam." Pagkatapos sabihin iyon, lumipad palayo ang 10,000 Violet Great Sage na may pag-aatubili na puso. Walang nakakatiyak kung totoo o hindi ang mga sinabi ni Omi. Napangiti si Omi sa loob-loob, itong asul na emperador ay narito lamang partikular para ay defuse ang isang krisis para sa kanya. Tumingin si Omi sa banal na madre at ngumiti, "Lady. Kung maglakas loob kang tawagin akong muli, puputulan ko ang iyong dila." Nanlumo ang banal na madre. Tiningnan ni Omi ang banal na madre, ang ganda talaga ng mukha nito, bagamat nakasuot ito ng gray na uniforme ng madre at murang dumi na sombrero ng madre sa ulo, ngunit hindi nito maitago ang maganda niyang mukha, at ang nakakamanghang figure. Gulp. Napalunok si Omi ng laway, marahil, ang pag-iisip ng banal na madre, na ang lakas ay maihahambing sa 10,000 violet na mga banal, ang naging dahilan para sa biksyang manakop. "Lady, oras na para pumunta tayo sa bridal chamber," sabi ni Omi. Scram! Sa sumunod na segundo, ang katawan ni Omi ay biglang naalis sa manipis na hangin ng isang hindi nakikitang puwersa. Si Shenny parang gusto niyang patayin si Omi. "Lady, papatayin mo ba talaga ako? Kung gayon pag-isipan mo, hindi pa ganap na tapos ang deal sa pagitan namin ng Blue Emperor, sigurado ka ba?" Bang, ibinaba si Omi. Inihagis ng banal na madre ang kanyang manggas at sinabing, "Omi, tandaan mo, hindi mo ako asawa, ipinapayo ko sa iyo na mamatay ka dito." Pagkasabi noon ay nawala na rin sa lugar ang banal na madre. Sa lakas niya, hindi man lang siya mahanap ni Omi, at tila hindi available ang manugang na ito. Gayunpaman, kahit papaano ay naibsan ni Omi ang krisis na ito ng 10,000 violet na santo, at kahit na hindi ito makuha ng banal na madre sa ngayon, ang banal na madre ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit ano kay Omi. Sa sandaling umalis ang banal na madre, si Mo Chenji at ang iba pa ay abalang tumakbo palabas. "Omi, okay na ba ang lahat? Kuya Chen, anong nangyari, paanong hindi natin maintindihan?" Ang bawat isa ay nagsasabi ng isang bagay sa isa't isa.
Sinabi ni Omi, ngayong wala na ako sa krisis, ang dakilang Sage ay hindi nang ahas na hilingin sa akin na tulungan siyang sakupin ang langit. Ang sinabi mo lang, nakikipagkalakalan sa Blue Emperor, totoo ba ito? Ito ang teritoryo ng 10,000 Violet Great Sage, syempre hindi tatanggi si Omi. Oo, sayang lang at mukhang ayaw akong tulungan ng 10,000 Violet Great Sage, pero ayos lang, mamaya pagdating ng Blue Emperor, hayaan mo na siya mismo ang magsalita sa Great Sage, I don't isipin na ang dakilang Sage ay maglalakas loob na talikuran ng asul na emperador. Sinabi ito ni Mi dahil natatakot siya na pinagmamasdan siya ng dakilang Sage sa sandaling ito. Gaya ng inaasahan, tama ang pakiramdam ni Omi, ang Great Sage of 10,000 Violet ay talagang nag-espya sa kanya, at nadismaya nang marinig ang sinabi ni Omi sa sandaling ito. Kabanata 2366. Omi, kung gayon ano ang iyong mga plano para sa susunod na hakbang? Magsumikap sa paglilinang at maging mas malakas isang araw ng mas maaga, pagkatapos ay magagawa kong pumunta at sakupin ang langit, ngumiti si Omi. Pero ang mga tao sa labas, hinahanap ka pa rin nila, hinahanap ka rin ng Immortal Emperor, hindi nila alam na may deal ka sa Blue Emperor. Hindi naman mahalaga, hindi laging maayos ang mga bagay, ang iba, kailangan kong umasa sa sarili ko. Sa sandaling ito, sa 10,000 Violet Cave, ang dakilang Sage ay nagutos, may tao, pumunta at dalhin si Omi. Oo, dakilang Sage. Mabilis na nakarating si Omi sa 10,000 Violet Cave, nagtataka kung para saan siya biglang inimbitahan ng Great Sage of 10,000 Violet, naisip ba niya ito? Ibigay ang iyong paggalang sa dakilang Sage. Kuya Tang, ikaw at ako ay hindi kailangang maging magalang. Great Sage, hindi ko alam kung ano ang hiniling mo sa akin na pumunta dito. Brother Tang, sinabi ba talaga ng Blue Emperor na gusto niyang tulungan kita? Oo. Nagsinungaling si Omi sa mga sandaling ito at medyo kinakabahan din, kung magpapakita si Blue Emperor sa loob ng ilang araw, hindi pa ba matatapos iyon? Okay, Omi, kapag natalo mo ako balang araw sa hinaharap, kusang loob kong tutulungan ka at tutulungan kang sakupin ang langit. Hinding-hindi kita tutulungan bago ka maging kalaban, kahit na narito ang Blue Emperor, gagawin ko, sabihin mo. Salamat, Great Sage. Humayo ka at palakasin mo ang iyong lakas, ang iyong pamilya ay malaya pa ring manirahan sa 10,000 lilang bundok. Ang dakilang kabaitan ng dakilang Sage, si Su Chen ay walang ngiping malilimutan. Oh, napangiti ng mapait ang dakilang Sage ng 10,000 Violet, walang magandang kabaitan para sa kanya, napilitan lang gawin, gusto rin niyang makita kung paano kaya kung talagang matalo siya ni Omi balang araw sa hinaharap, at tulungan mo si Omi. Umuwi si Omi na masaya. Natuwa rin ang lahat nang marinig ang sinabi ng dakilang Sage. Hindi na nagtagal si Omi sa 10,000 Violet Mountains, at kinabukasan, handa na si Omi na umalis sa bundok. Si Omi ay gagawa ng paraan para lumakas, ang pananatili sa 10,000 Violet Mountain ay mapapamura lang sa kanya ang Great Sage at iisipin na si Omi ay natatakot sa mga tao sa labas at manatili sa 10,000 Violet Mountain para magtago. Si Mu Chenji at ang iba pa ay lahat ay nagpaalam sa Omi hanggang sa sila ay may padala sa mga hangganan ng 10,000 Violet Mountain. Bumalik ka at hintayin mo akong bumalik. Kinawayan ni Omi ang kamay niya. Ang daming tao ay nag-aatubili na umalis, dahil, maaaring hindi bumalik si Omi dito sa maikling panahon pagkatapos umalis sa oras na ito, o hindi bababa sa hindi hanggang sa siya ay nakakamit ng isang bagay. Omi, napakaraming tao ang naghahanap sa iyo sa labas, kailangan mong mag-ingat, bilin ni Mu Chenji. Huwag kang mag-alala, kung marinig mo sa hinaharap, na ang isang tao na tinatawag na Wind Lightning ay bumangon, pagkatapos ay tatawa ka ng 3 beses, dahil, ang taong iyon ay dapat na ako. Upang magdulot ng hindi kinakailangang gulo, nagpa siya si Omi na baguhin ang kanyang mukha, baguhin ang kanyang hitsura, at pagkatapos, palitan ang kanyang pangalan ng Windlight Cloud, kahit na ang Immortal Emperor ay hindi makakakita sa kanya, kaya walang makakaalam na siya ay Omi kung nakita lang niya, o nakita man lang ng sarili niyang mga mata, ngunit hindi siya partikular na naramdaman. Ma'am, tumayo si Omi, ang kanyang disguise ay napalitan ng isang napaka-ordinaryong mukhang lalaki. Ang 3 salitang Omi ay kailangang mawala saglit. Ako ay orihinal na Windy at Light, Knave Omi.
Sa isip-isip ni Omi, hindi naman medyo malas ang pangalan niya. Wind Lightning ang totoong pangalan niya Omi lang ang pangalan ng kapalit niya pagkatapos niyang tumawid sa Mortal Realm, kailangan pa ba talaga niyang gamitin ang tatlong salitang Omi? Bukod dito, anak at ministro, paanong matatawag ng isang tao ang isang hari sa pangalang iyon, at anak? Ay, iyon ay, anak ng isang tao, isang ministro, isang subordinate. Ako ba, simula ngayon, papalitan ko na ang pangalan ko? Napaisip si Don habang naglalakad palayo. Hoy, kung gayon sino, nakita mo na ba ang taong ito? Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang tao sa kanyang harapan. Nang tumingin ang mga mata ni Omi, sa kanya ang portrait na hawak ng taong iyon sa kanyang kamay. Sino ang taong ito, ano ang hinahanap mo? Ito ay isang felon ng Immortal Court, kung nakita mo ito, mangyaring sabihin sa akin, at sino mang may alam tungkol dito ay tretuhin ang parehong krimen. Sabi ng Celestial na sundalong iyon. Nako, ang isang felon ng Immortal Court ay mukhang napakagwapo, napakasamba. Ano ang sinabi mo? Gusto mong mamatay, hindi ba? Ang Celestial na sundalong iyon ay umuungal. Haha, natatakot ako na wala kang kapangyarihan. Pinatay ni Omi ang Celestial Soldier na iyon gamit ang isang espada at lumipad palayo. Matapos magpalit ng disguise ni Omi, totoo naman na walang nakakakilala sa kanya, at lahat ay hindi nakakakita sa kanya. Si Omi ay opisyal ding lumakad sa Immortal Realm sa ilalim ng pangalan ng Wind Lightning na nagpatuloy sa kanyang hindi natapos na paglalakbay. Makalipas ang 1,000,000 taon. Wind Lightning, ano ka pa nakatayo sa paligid para sa pumunta tumingin sa gate? Isang lalaki na may balbas mukha sumigaw sa Wind Lightning. Oh, ako na naman. Umiti si Wind Lightning at naglakad patungo sa gate. Ang Wind Light Cloud na ito ay Omi. Sa ngayon, siya ay nasa isang lugar na tinatawag na Fa Dynasty, isang puwersa. Ang Fa Dynasty na ito ay nirerango sa 5 sa 10 pinakamakapangyarihang puwersa sa Earth Immortal Realm. Ang 10,000 Violet Mountain ay nirerango lamang sa 9. Ang Fa Dynasty na ito ay nirerango sa itaas ng 10,000 Violet Mountains. Matapos palitan ni Omi ang kanyang pangalan, syempre, hindi na siya muling pupunta sa Immortal Realm at tumilapon at lumingon at dumating sa Fa Dynasty na ito. Bilang resulta, ang Wind Lightning ay naging isang ordinaryong janitor sa Fa Dynasty. Hindi kailangan ni Omi na maging napakababa, bagaman sa kanyang tunay na lakas, maaari siyang maging isang walang kamatayang panauhi ng dinastiyang Fa, ngunit ayaw ni Omi na gumugol ng masyadong maraming oras, kaya kinuha niya ang kaharian ng Taisian at naging janitor sa Fa Dynasty, iniwan ang natitirang oras niya para linangin ang Lotus Pang Body Refining Method, tiyak na hindi niya makakalimutan ang pagbuhay sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang Lotus Pellet Body Refining Method ay napakahirap, at halos 1,000,000 taon na itong ginagawa ni Omi at wala pa rin siyang naabot. Sayang, sa aking talento, wala pa rin akong nakuha, hindi nakakagulat na hindi ko ito magawang matagumpay bilang isang Immortal Emperor. Kung maaari kong linangin ang Lotus Pellet Body Refining Method, tiyak na ito ay magiging isang napakalaking kalamangan. Dahil, sa mundong ito, kahit na ang mga Immortal Emperors ay may mga taong gustong mabuhay muli, lalo na ang iba. Kung ang lahat ay darating para makiusap sa akin na muling mabuhay, kung gayon, hindi ko ba magagawang utusan ang karamihan? Umiti si Omi at umupo sa bahay sa harap ng lungsod, saka pumikit habang nililinang ang body refining method at binabantayan ang gate. Kasabay ng pagbabantay ni Omi sa gate, may 12 dozenang mga Thai Immortals, nakita nila si Omi na nakaupo ulit para mag-practice, at lahat sila ay nagbuntong hininga, itong Wind Lightning, tumatamlay na naman siya, ano ba naman ang pina-practice niya, nag-iimbita ang Fa Dynasty, bantayan niya ang gate. Forget it, seeing how ugly he looks, nakakaawa din siya. Sa pangalan ng kanyang pangit na hitsura, matagal ko na siyang sinumbong. Sunod-sunod ang sinabi ng lahat na laglag sa tenga ni Omi ang mga salita nila, pero sa kasamaang palad, walang psychological fluctuation si Omi, na parang walang kinalaman sa kanya. Ang kasalukuyang disguise na anyo ni Omi ay napaka-ordinaryong tingnan, may makapal na labi, matangos na ilong, mataas ang noo, at manipis na buhok, sadyang hindi ito kayang tingnan. Naisip ni Omi na maganda ito, at least nailigtas siya nito ng maraming gulo sa mga babae.
2367. Kaya lang, tahimik na ginagawa ni Omi ang gusto niyang gawin noong Fa Dynasty. Gayunpaman, hindi madali ang cultivation, si Omi, na naging late stage na Tai Xian, ay gustong magpatuloy at maging isang golden immortal, ngunit kung walang magandang pagkakataon, mahirap itong makamit sa maikling panahon. Hanggang isang araw, narinig mo na ba yun ah? Ano? Gusto ng ating supreme predecessor ng French dynasty na makahanap ng makakasama para sa kanyang apo. Anong klaseng chaperon ang sama-sama sa kanyang apo sa kanyang paglilinang? Alin ang apo ng supremo na sinasabi mo? Ang supremo ay maraming apo, tama ba? Hindi ko nga alam, syempre, ito ang pinakanamumukod-tanging apo, ang apo na may mahinang kwalipikasyon, hindi man lang titingnan ng supreme being. Wow, si Falan, kung ganoon, hindi ba maraming tao ang gustong maging escort niya? Tutal, si Falan ang pinakapabor na apo ng supreme being, ito ay maaari ring hindi direktang magtaas ng katayuan ng escort, kahit na, maaari nilang makuha mga gantimpala mula sa kataas-taasang tao. Higit pa riyan, hanggat sino man ang maaaring maging escort ng supremo, at, sino mang gumawa ng Falan na matagumpay na makapasok sa Golden Immortal, ay gagantimpalaan ng second grade fetal peel. Holy shit, hindi pwede. Siyempre totoo, si Miss Falan ay nakulong sa huling yugto ng Tai Xian sa loob ng mahabang panahon at umiinom ng ilang birth pill, ngunit hindi pa siya nakakapasok sa Golden Immortal. Maging ang Supreme Senior ay hindi ko alam kung anong paraan ang gagamitin para ma-stimulate siyang pumasok sa Golden Immortal. Kaya naman sinabi ng Supreme Senior na maghanap ng chaperon, ang buong Fa Dynasty, at maging ang buong Southern Corner Region, sinuman na ang kaharian ay kapareho ni Miss Fa ang kailan, may pagkakataon. Wow, mag-sign up na tayo. Che, sa tingin mo may makakapag-sign up niyan? Kaming mga janitor, wag na nating isipin, dapat super genius lang ang makakatrabaho ni Miss Falan as an escort, wala tayo. Nagmulat ng mata si Omi na nagsasaka. Nabalitaan ni Omi na may level 2 fetal peel, basta may fetal peel, magiging interesado si Omi na sumali. Hehe, umiti si Omi at tumayo. Sabay sabi ng kasamahan ni Omi, Wind Lightning, ano tinatawa-tawa mo? Ayaw mo rin mag-sign up? Nakikita ko naman na hindi ka naman nanghihingi ng gulo. Ang itsura mo lang, minsan nakakakita si Miss Falan at minsan samoka, ano, doon upang pag-usapan ng tungkol sa pagpapabuti. Tama, pangit mang aminin, hindi mo kasalanan ang maging pangit, pero kasalanan mo kung kainisan mo si Miss Falan. Tumingin si Omi sa dalawang kasamahan, itong dalawang ito, ang isa ay mirror at ang isa ay tinatawag na fatty, ay madalas na pinapahiya si Omi, sinasabing pangit si Omi at iba pa. Silang dalawa ang makapangyarihang dalawa sa 10 tao sa 3rd pangkat ng Gatekeeper Brigade ng French Dynasty. Ang Gatekeeping Brigade ng French Dynasty ay may kabuuang 5 koponan ng 10 tao bawat isa, at si Omi ay nasa 3rd pangkat ng Gatekeeping Brigade. Hindi nagpakita ng lakas si Omi, kaya anonymous siya sa 3rd team, medyo may halong sweldo. Yung Mirror at Fatty, na pinakamalakas na dalawa sa 3rd team, for some reason, palaging kinukutya si Omi sa pagiging pangit, madalas sa lahat ng klase ng panunuya. Noon, hindi man lang nag-abalang makipagkita si Omi sa dalawang maliliit na tao. Pero ngayon, parang ayaw magtiis ni Omi. Nakita ng mirror na iyon si Omi na nakatingin sa kanila at sumigaw, Wendy, ano ang tinitingnan mo? Bakit hindi ka magtrabaho at pumunta sa North Wall at tingnan? Sinabi ng mataba na iyon, pumunta sa pader sa Hilaga, at mag-empake ng isang inihaw na pato para sa akin sa pagbabalik. Umuso si Omi, silly too. Eh, anong sinabi mo? Nagtataka si Mirror kung nagkamali ba siya nang narinig. Sabi ko, hanggal na dalawa, sapat na bang malinaw iyon? Aida mo, ayaw mong mabuhay. Ang galit ni Mirror ton ay biglang umakyat. Slap! Sa sumunod na segundo, si Mirror mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari, at napahampas siya sa lupa. Ikaw! Galit na tumingin si Mirror kay Omi. Umakyat ulit si Omi at tinapakan ang ulo ni Mirror. Mag-ingat ka mula ngayon, kung hindi, wala akong pakialam na patayin ka, at kapag nakita kong mas gwapo pa kayo sa akin, bubugbugin kita hanggang sa mapilayan ka. Pagkasabi noon ay umalis na si Omi. Si Fatty ay abala sa pagsasabing, Mirror, ano ang nangyayari, hindi ba ikaw ang pinakamalakas sa aming 3 koponan?
Falk. Iniluwa ni Mirror ang dugo sa kanyang bibig at galit na sinabi, "Anak, hindi ko inaasahan na may kaunting lakas pa siya, minaliit ko lang saglit ang kalaban, kung hindi, kaya niyang talunin. Madali lang ako. Maniwala ka man o hindi, Fadi, kung handa na ako, hinding-hindi niya ako matatalo ng ganoon kadali." Mirror na parang gustong makipagbuno sa mukha. "Anong ibig mong sabihin, Mirror, hindi ganoon kadali, pero sa huli, gusto mo pa ring matamba?" "Ah, ito, F-Sake, hindi ko alam kung bakit itong anak na ito, bakit biglang naging malakas." "Mirror, ano ang gagawin natin ngayon, kung makita niya mamaya na hindi tayo mas pangit sa kanya, kailangan niya tayong alagaan." Dumating si Omi sa opisina ng kapitan ng janitorial team. Ang kapitan ng pangkat ng janitorial, isang taong nakarating sa yugto ng pre-Golden Immortal, ang namamahala sa pag-aayos at pag-coordinate ng pangkat ng janitorial. "Katok-katok, pasok ka, Kapitan." "Hoy, Wind Lightning, anong ginagawa mo dito?" "Captain, narinig ko na naghahanap si Miss Fala ng escort, at sinabi ng Supreme Senior ng Fa Dynasty na lahat ng late Taisian ay may pagkakataon, tama ba?" Tanong ni Amy. "Siyempre, theoretically, but also practically, well, the reality is that our janitorial team, iisa lang ang kota para lumahok." Sabi ng Kapitan. "Erm, iisa lang ang kota, so let me have that kota," diretsong sabi ni Amy. Ang kapitan na iyon ay malinaw na may ano ka. Pagpapahayag. "Kidlat ng hangin, bumalik ka at bantayan mo ang iyong tarangkahan." Diretsong sabi ng kapitan. Umuso si Omi, "Captain, tatanungin pa kita, binigay na sa akin ang kota, kung hindi, maniniwala ka ba o hindi, luluhod ako sa harap ko at bibigyan ako ng ugat." "Ikaw." Galit na galit ang kapitan, isang janitor sa ilalim niya ang naglakas loob na sabihin sa kanya ang mga ganoong salita. "Kidlat ng hangin, gusto mo bang mamatay?" sigaw ng kapitan. "Umisi si Omi, hahayaan kitang mabuhay at mamatay kung gugustuhin ko, depende lahat sa mood ko, ayokong gumawa ng gulo, kaya mas mabuting makipaglaro ka sa akin." "Go to hell." Hindi napigilan ng kapitan at nagmamadaling lumabas. Kahit na ang kapitan na ito ay isang pre-Golden Immortal, ngunit, ang lakas ng pakikipaglaban ni Omi ay umabot sa unang yugto ng Immortal, kung saan naroon ang kalaban. Casual na lumabas si Omi na may dalang espada. Puff! Ni hindi alam ng kapitan ang nangyari, at tinamaan siya ng espada sa dibdib. "Ah, ikaw!" Napatitig sa kanya ang mga mata ng kapitan, halatang Taisian si Omi, bakit niya ito sinuntok? "Pa, sinampal ito ni Omi, may malakas na kalabog. Ano ka ba, sinabi ko sa iyo na maglaro ng matalino, naririnig mo ba ako?" "Ikaw." Galit muli ang kapitan, ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa sakit. Slap. Sampal ulit ni Don Omi. "Subukan mo ulit ang akaw. Wendy, ikaw." 2368. Pa, pa, pa. Sinampal ni Omi ng isang dosenang sunod-sunod. Sa wakas, sa totoo lang, ang kapitan na iyon ay hindi na naglakas loob na umimik, gustong umiyak, gusto rin niyang lumaban, ngunit, bago pa man siya makakilos ay bumagsak ang sampal sa kanyang mukha, at lahat ng kanyang mga pag-atake ay tumaas, usok, ni hindi niya alam kung paano umihip ang hangin. Kinuha ni Omi ang magandang balita at sinabing, "Captain, may pagdududa ba tungkol dito? Para sa akin ba ang pwesto sa team ng gatekeeper natin?" Galit na sinabi ng kapitan, "Maaari kong ibigay sa iyo ang tanging puwang, ngunit hindi ako mahusay na magpaliwanag sa iyo tungkol sa Medicine Shao." "Anong gamot Shao, kung may problema siya, dumiretso ka lang sa akin, gagamutan ko siya hanggang ugat." Galit na galit ang kapitan sa loob, ngayon lang din sinabi ni Omi na yayain siyang kumain, "Damn, what a insult." Naunang umalis si Omi. Isang janitorial team captain ng Golden Immortal, hindi na kailangan pang harapin ni Omi. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. May mahigit kalahating taon pa bago ang pagpili ng escort ni Miss Fallon. Ang kalahating taon ay itinuring na maikli dahil sa pangangailangang maghanda ng maaga, at ang mga lumahok sa pagpili ay hindi lamang mga tao mula sa dinastiyang ito, kundi pati na rin ang buong rehiyon ng Nanshi. Bumalik si Omi sa ikatlong pangkat ng mga bantay. Nakita agad ni Omi ang dalawang tao, si Mirror at Fatty, na nakaupo sa may pintuan at galit na nag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Nakinig ng mabuti si Omi, pero related sa kanya.
Ang hangin at maaliwalas na ulap ni Niang Shipai, iginagalang ko ang kanyang matandang ina, napakakulit niyang tao, gusto niyang maging mas pangit pa tayo sa kanya. Hindi ba niya alam na siya ang pinakapangit na tao sa mundo? Ang hangin at magagaan na ulap ni Dedba, ako, Fatty West, ay hindi nakikinig sa kanya, magiging gwapo ako at maglalakad sa harap ng kanyang pintuan araw-araw. Ang pangit na lalaking ito, napakapangit na kahit na pakiramdam namin ay 1,000 beses na mas gwapo kaysa sa kanya, nakakalungkot na kalagayan sa mundo ng mga pangit na tao. Nasa pintuan si Omi, nakangiti ng bahagya, itong dalawang anak na ito ay parang ang daming hinaing at pinagagalitan si Omi sa likod. Sabay pasok ni Omi, Nang makita si Omi, nagulat ang dalawang lalaki. Sabi ni Omi, parang gusto niyo talagang mapilayan ako, ang tagal ko nang lumabas at mas maganda pa kayo sa akin, kaso masungit ako. Sabi ni Mirror, Fatty, sabay na tayo, atakehin mo sa harap at sa likod ako say sa lakay, hindi ako naniniwalang hindi ko kayang talunin ang bastard na ito para sa mukha ng dugo. Nakaon. Sumunod kaming dalawa ni Mirror at Fatty sa likod ng isa. Parang tinamaan ng lamok, dalawang beses pumutok si Omi, natamba ang dalawang lalaki sa lupa. Si Mirror at Fatty ay parehong natulala, at magkasama silang dalawa na may spike. Umuso si Omi, kahit kayong mga lalaki ay naglakas loob na awayin ako, normally low profile lang ako, ayokong maging common sa inyong dalawang maliliit na tao, hindi ko akalain na makikiuso kayo sa ilong nyo, ako, bibigyan kita ng kalahating haligi ng insenso, kung pagkatapos ng kalahating haligi ng insenso, mas maganda ka pa rin kaysa sa akin, kung gayon, naiintindihan mo. Pagkasabi nun ay naglabas si Omi ng 1 cone ng insenso at sinunog. Nagkatinginan sina Mirror at Fatty, at sa sumunod na sandali, bigla silang umakyat at sumugod sa kanika-nilang dormitory room. Nagmura si Mirror sa loob-loob, ano ba, ang pangit na niya, paano ko gagawing mas pangit ang sarili ko sa kanya? Kaya kinuha ni Mirror ang gunting at ginupit muna ang kanyang buhok na parang pugad ng manok. Lumipas ang kalahating haligi ng insenso, at sumigaw si Omi, tapos na ang oras. Dalawang tao ang lumabas. Nakita agad ni Omi na pareho silang nagpanggap na parang multo. Sabi ni Omi, tandaan mo, simula ngayon, ingatan mo yung pangit mong pagmumukha, kapag nalaman mo balang araw na mas maganda ka sa akin, matatalo kita kapag nakita kita. Naririnig mo ba ako? Narinig yun. Mas malakas. Narinig yun. Huwag mo nang ihalo pa, lumabas para magtrabaho, tingnan ang North End, at ibalik mo ako ng Rose Dock sa daan. Oo, kinagat ng dalawang lalaki ang kanilang mga ngipin at umalis. Tumango si Omi sa kasiyahan, anong tigre, nung pas ang may sakit. Si Quiet at Fatty ay umalis sa dormitoryo at hindi pumunta sa North City, ngunit tumuloy sa opisina ng kapitan ng janitorial team. Kailangan nating magsumbong sa kapitan. Oo, pananatilihin natin ang pangit na mukha na ito ngayon at pupuntahan natin ang kapitan at hayaan ang koponan na gamaan kung paano nila tayo pinilit na gawin ito. Kung nakikita tayo ng kapitan na ganito, hindi ako naniniwala na wala siyang gagawin. Pagdating ng panahon, kung hindi mawawala ang Windlight Cloud ng 3 layer ng balat, kukunin ko ang kanyang apelyido. Alam namin ang karakter ng kapitan, hindi namin kayang tiisin ang kaunting buhangin sa aming mga mata. Sa sandaling ito, sa opisina ng kapitan ng janitorial team, hinawakan ng kapitan ang kanyang mapupungay na mukha at binitawan ang kanyang mga salita, nagmumura, anak ng asong babae. Sa sobrang daming beses na sinampal ni Omi, namamaga na ito, namamaga ang magkabilang gilid ng mukha niya para maging bola, at hindi ito maalis gamit ang anumang paraan. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Katok-katok. Captain, ako ito, Mirror, buksan mo ang pinto. Captain, ako rin, Fatty, buksan mo ang pinto. Nanlumo ang kapitan, sa mga oras na ito, ano ang ginagawa nila dito? Binugbog ako ni Omi ng ganito, hindi ako nakikita nila, kung hindi, saan na ang magiging prestige ko? Kaya nagpanggap ang kapitan na walang tao at hindi ito pinansin. Bang! Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Sino ka at bakit ka nasa kwarto ng kapitan? Sigaw ni Mirror nang makita ang isang matabang lalaki. Nasaan ang patay na mataba na nagtatago sa silid ng ating kapitan? Sabihin mo, ano ang iyong balak? Sigaw din ng mataba na iyon.
Nanlumo ang kapitan, ako ang kapitan, ano ang ginagawa mo dito, bakit ka nakasuot ng ganito? Ah, ikaw ang kapitan. Kalokohan. Ito, kapitan, ano ang nangyayari sa iyo? Ang kapitan, syempre, ay hindi nang ahas na aminin nito at umungol, inatake ako ng isang napakalaso na halimaw, kaya namamaga ang aking mukha. Kaya, sige, okay na kayo, bilasan nyo na at umalis na kayo. Kapitan, mangyaring bigyan kami ng hustisya. Pounds. Parehong lumuhod sina Mirror at Fatty. What the hell do you guys want? Sigaw ni Captain. Team Light Cloud, itinago pa niya ang lakas niya, hindi lang niya kami tinalo, sabi niya dapat araw-araw kaming mas pangit sa kanya, kung hindi, bugbugin kami kapag nagkita kami, tapos kami ngayon, up to look like this ghost, siya yung nagpilit sa amin na gawin yun. Kapitan, kailangan mong gawin ito para sa amin. Paulit-ulit na yumuko ang dalawang lalaki bilang kahilingan. Nanlumo ang kapitan, siya mismo ay namamaga sa ulo ng baboy, ano pa ang silbi ng pagdedesisyon. Gayunpaman, ang kapitan ay hindi nang ahas na magsalita ng anuman, kaya't kailangan niyang sabihin, bumalik muna kayo, kakausapin ninyo ang Wind Lightning bukas. Salamat, kapitan. Captain, babalik muna kami. Go, go, go. Sabi ng kapitan sa loob-loob, bukas, makakausap ko na lang si Wind Lightning, sana maging matino siya, kung willing siyang maging tapat, hindi ko na siya papahirapan, kung hindi, kung lumaki ito ng husto, walang magsasaya. Palihim na umiling ang kapitan. Sa ngayon, sinasanay ni Omi ang sarili. Ang insidente ngayon ay isang maliit na insidente lamang, ngunit kung mag-sign up ka pa rin, ito ay kalahating taon bago ka maaaring tumakbo para sa halalan. 2369. Kinabukasan, nagpa-practice si Omi nang dumating si Mirror at Fatty. Nagmulat ng mata si Omi at nakita niyang mas gwapo na naman sila kay Omi ngayon. Tsaka parang sinasadya nilang dalawa na umakbay kay Omi. Umuso si Omi, naghahanap ba kayong dalawa ng kamatayan? At sinadya mo akong lumapit. Malamig na sabi ni Mirror, Wind Lightning, ipinaalam ko na sa kapitan ang nangyari kahapon, sa tingin mo, mapipilitan mo pa ba kaming magbihis na mas pangit sa iyo? Tama, Windy, teka lang, andito na ang kapitan para alagaan ka. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Omi, iniisip kong nagsisinungaling sila, pinalo na ni Omi ang kapitan sa ulo ng baboy kahapon, at naglakas loob pa rin ang kapitan na sundan siya. Kung maglakas loob kang subukang magsinungaling muli sa harap ko, naniniwala akong babaliin ko ang leeg mo. Haha, sinungaling, kailangan mo ba? Sa mga sandaling ito, may mga yabag mula sa labas. Haha, andito na si Captain. Sure enough, tumangala si Omi, at dumating ang captain ng janitorial team. Haha, Captain, andito ka pala, talagang may lakas ng loob ang batang ito na maging mayabang. Masayang sabi ni Mirror. Sa sandaling ito, medyo masama ang hitsura ng kapitan, bumaba na ang pamamaga ng ulo ng baboy kahapon. Ang dahilan kung bakit siya dumating ngayon ay hindi naman talaga hinahanap ang ginagawa ni Omi, pero para Mullenawan, siya naman ang kapitan. Kung araw-araw itong ginagawa ni Omi, paano pa, tingnan natin kung paano magiging willing si Omi na kumilos, huwag mong give-in ang kanyang entablado, ang tubig ng balon ng lahat ay hindi nakakasakit sa ilog. Sinabi ng kapitan, Mirror, Fatty, lumabas kayo at maghintay, aayusin ko ito sa Wind Lightning sa likod ng mga saradong pinto. Hehe, Captain, naiintindihan ko. Umiti si Mirror at parang naintindihan, tapos tumingin kay Omi nang may pagmumukha at sinabing, Enjoy yourself, anak, ha ha ha. Napatingin din ang mataba na iyon sa mukha ni Omi at tumawa. Sinamon siya ng tingin ng kapitan, na parang isasara niya ang pinto at bugbugin ang kay Omi. Isinara niya ang pinto dahil lang sa ayaw niyang mapahiya kapag nakikita siya ng mga ito. Tumabas si Mirror at Fatty at sinara ang pinto. Nag-set up si Kapitan Ton ng restraining order. Tumingin si Omi kay Kapitan ng malamig na mga mata, para lang makita kung ano ang gusto niyang gawin. Pagkatapos maitakda ang restraining order, Team Light Cloud, sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Talk about what? Akala mo ba hindi sapat ang natalo ko sa iyo kahapon? Medyo nagalit ang kapitan at sinabing, Wind Lightning, kung sasabihin mo yan, medyo walang respeto ka sa akin bilang kapitan, kahit anong mangyari, captain din ako ng janitorial team.
Alin, ano, mataas ang katayuan ng kapitan ng pangkat ng janitorial? Sa tingin mo, nakakapagmalaki ang pagiging janitor, hindi ba? Gusto mo, sampalan kita muna. Sabi ni Don na nakataas ang palad. Ikaw, napaatras ang kapitan sa takot. Sigaw ni Omi, naglakas loob kang umatras. Sinong nagsabing umatras ka? Halika rito. Wendy, huwag mo akong masyadong i-bully. I told you to come here, itinaas ni Omi ang palad niya at sumigaw. Sobrang depressed ng captain sa mga oras na ito, dapat mas alam ko pa kesa lumapit sa kanya, hell knows why he's such a unreasonable person. Kidlat ng hangin, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng anuman. Dahan-daang lumipat ang kapitan sa harapan ni Omi. Pa, malakas na sampal si Omi habang bumubuntong hininga ang bibig niya, calling you arrogant. Ikaw, galit na tumingin kay Omi ang kapitan. Sabi ni Omi, ito ang dinala mo sa aking pintuan, wala akong pusong mag-aksaya ng oras sa isang maliit na karakter na tulad mo, dahil sasagasaan ko ang dito, gagawin ko itong pampalipas oras para pagandahin ang mga bagay-bagay. Ikaw ay isang mapang-api. Ang kapitan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung sa tingin mo masyado akong bully, tapos ako, and in the future, ayokong makita kang mas gwapo pa sa akin, sasampalin kita minsan kapag nakita kita, naririnig mo ba ako? Huwag kang masyadong lumayo, pa, isang sampal. Sobra, alin sa tingin mo ang sobra, sinasampal kita o pinipihit ang ulo mo? Yaya, Wind Lightning, ano ang gusto mong gawin para makipagkasundo sa akin? Galit na tanong ng kapitan. Bakit ako makikipagpayapaan sa iyo? Kung hindi ka sasama at manggulo sa akin, wala akong oras para sa iyo, kaya lumabas ka na. Maangin, walang maidudulot na mabuti kung gagawa ka ng eksena. Pagbabante ng kapitan. Pa, sinampal ng malakas ni Omi ang kapitan kaya nabasag nito ang pagpigil at saka lumipad palabas ng pinto. Sa labas ng pinto, tumawa si Mirror hihihi, I wonder kung gaano kalakas ang ihip ng hangin pagpasok natin mamaya. Gamit ang maingat na puso ng kapitan, sa tingin mo ba ay mas makakabuti ang Wind Lightning? Ang kapitan ay sikat sa pagiging kontrabida, ang mga tao ay may ilang maliit na background sa French dynasty, na karaniwang maglalakas loob na guluhin siya, ang aming janitorial team, maliban sa pillow na iyon na hindi maglalakas loob na saktan ng kapitan, ang iba sa amin ay pinahihintulutan na lahat na sirain ng kapitan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng boom. Isang silhouet ang bumagsak sa bakod at nagmamadaling lumabas, bumagsak sa lupa bago inilibing sa mga guho ng bakod. Sigaw ni Mirror, wow shitty, ang bangis talaga ng kapitan, pinatalsik niya lang sa pader ang batang iyon. Abala si Fatty, Mirror, dumating na ang oras ng paghihiganti, tingnan mo ako. Nakita ni Waste Fatty West ang isang balde ng ihi sa sulok sa hindi kalayuan, at biglang kinuha ang balde ng ihi na iyon upang takpan ang taong nasa guho na nagpupumilit na bumangon. Sa sandaling ito, ang puso ng kapitan na iyon ang galit na napunta, si Omi ay talagang hindi nagbigay ng anumang mukha. Aakyat na sana ang kapitan, ngunit sa sandaling ito, isang anino sa itaas ang matinding tumakip. Wow! Biglang bumagsak ang ulo ng kapitan sa timbo ng ihi. Ha ha ha! Nagtawanan sina Mirror at Fatty habang pinapanood si Windy, na nakasuksok ang ulo sa balde ng ihi. Boy, you have had your day. Sabi ni Fatty, galit na galit ang kapitan at bubuksan na sana ang balde ng ihi, nang may umuungal, tumingin ka ulit sa akin. Ang mga salita ay hindi lumabas sa bibig ng nakabukang bibig ng kapitan, at naramdaman niya ang isang malaking tumpok ng kung ano ang lumipad sa kanyang bibig. Ha ha ha, ha ha ha. Muling tumawa sina Fatty at Mirror. Sa sandaling ito, sa nasirang gate, walang imak na nakatingin si Omi sa dalawang tulala, si Mirror at Fatty. Ganun pa man, kawawa din talaga ang kapitan na iyon, ngayon lang ay gumamit ng sobrang lakas si Omi, hindi gaanong nasugatan ang kapitan, kung hindi, sa sandaling ito, si Mirror at Fatty, ay hindi ganoon kadaling takpan ang balde ng ihi niya at lagyan ng hayop, bar ng dumi. Ang kapitan ay mabilis na dumura, ang bibig ng dumi ng hayop sa pamamagitan ng malakas na puwersa, ay biglang nag-spray out. Ang jet na iyon mula sa dumi ng hayop, swoosh, agad na nag-spray sa bibig ng tumatawa na Fatty at Mirror. Ah, biglang tumigil ang pagtawa. Gumapang ang kapitan mula sa mga guho,
pinunasan ang ihi sa kanyang mukha, at galit na sinabi, "Nag-alsa kayo." Sandaling iniluwa din ni na Mirror at Fatty ang dumi ng hayop sa kanilang mga bibig, nang makitang ang nasa guho ay ang kapitan, pareho silang tanga. Si Omi, na ngayon ay nakatayo sa may pintuan na nanunood na may malamig na mga mata, ngumuso, tatlong tanga. Pagkatapos, ibinaba ni Omi ang kanyang manggas at tumalikod para pumasok sa loob. "Yaya," nanginginig sa galit ang kapitan. Umupo si Omi para mag-practice sa quarters niya, at hindi na sila bumalik para istorbohin siya, pero may umuungol na pagpatay ng baboy mula sa labas mula sa Mirror at Fatty. 2,370. Natatag ang prestihiyo ni Omi sa janitorial team. Kapitan man iyon, o Mirror, o Fatty, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tingnan si Omi sa mata. Masunurin sila, at hindi na sila pinansin ni Omi. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nasisiyahan kay Omi. Yung mga nagmamadaling humanap ng gulo kay Omi, si Omi ang nag-asikaso sa kanilang lahat. Kaya lang, kalahating taon na ang dumating. Dumating na ang araw ng Miss Fillon ng escort contest ng French Dynasty. Sa araw na ito, si Omi at ang lahat ng yumaong tao ng Tai Xian ay pumunta sa isang parisukat sa dinastiyang Fa. Sa kabuuan, umabot sa 30,000 tao ang tumatakbo para sa kompetisyon. Ang 30,000 tao na ito ay nasa antas ng Tai Immortal, at dahil may kumpiyansa silang pumunta at lumahok, dapat silang lahat ay lubos na kumpiyansa sa kanilang talento. Si Omi ay nakatayo sa gitna ng 30,000 katao at mukhang napakaliit, dahil siya ay nakadamit at mas ordinaryo pa ang hitsura, nakatayo sa karamihan, halos hindi siya mapansin. Bandang 9 ng umaga, isang malakas na tao mula sa Fa Dynasty ang lumipad palabas, ang taong ito ay ang pinakamataas na nakatatanda ng Fa Dynasty, na pinangalan ng Fa Ji, isang mataas na ranggo na immortal, syempre, si Fa Ji ay hindi ang pinakamalakas na tao sa Fa Dynasty, ngunit siya ay isa ng pinakamalakas na ilang tao sa dinastiyang Fa. "Lahat, maraming salamat sa pagdalo para lumahok sa escort contest ng aking apo. Ginagarantiyahan ko sa inyong lahat na kung sino man ang maaaring maging escort ng aking apo at matagumpay na tulungan ang aking apo na makapasok sa Golden Immortal, pagkatapos ay gagantimpalaan ko siya ng isang segundo. Grade birth pill." Gaya ng alam mo, ang second grade birth pill ay maaaring magbigay sa mga nasa itaas ng Zuan Xian at mas mababa sa Golden Immortal ng kalahating pagkakataon na mag-upgrade ng isang layer, o syempre, maaari din itong payagan ng mga nasa ibaba ni Zuan Xian na mag-upgrade ng 2 layer. Lahat kayo ay napaka-immortal at nasa saklaw pa rin ang mga birth pill, kaya good luck sa lahat. Excited ang 30,000 kalahok. "Dito, pag-uusapan ko ang mga kinakailangan, pagkatapos ng lahat, ang aking apo na si Golden Bao, at bilang kanyang escort, maaaring kailanganin mong manatili ng mahabang panahon, kaya upang maging escort ng aking apo, kailangan mong tumingin sa isang tiyak na paraan, kaya kung sa tingin mo ay pangit ka, automatiko kang makakapag-opt out." Ang 30,000 umpukon saglit, ngunit humingi pa sila ng halaga. Makalipas ang ilang minuto, halos 30,000 tao, tahimik na piniling huminto, itong 30,000 quitters, alam nilang lahat sila ay pangit tingnan, mas mabuting hindi na mapahiya, bumitiw. Tumayo si Omi na walang pakialam sa karamihan. Sa pagkakataong ito, maraming tao sa paligid ni Omi ang nakatingin kay Omi, tila nagtataka kung bakit ang pinch pa nitong lalaking ito ay tumayo dito. Ang pangit ng disguised appearance ni Omi. "Anong tinitingin-tingin mo?" Umuso si Omi. Sabi ng isa sa mga tao sa likod niya, "Hoy, itong immortal na kaibigan, hindi mo ba narinig ang kataas-taasang Fa Ji na nagsabi, sobrang pangit na auto-exit. Dahil hindi mapipili ang mga pangit." Sabi ni Don Omi, "Kung ganoon nga, bakit ka nakatayo dito?" "Anong sabi mo?" "Ako." "Oo, ang pangit mo, bakit hindi ka nalang tumigil?" "Fuck you, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan kung sino ang pangit." "Ang pangit mo sa kaluluwa, nanay mo Kaisa." Biglang sumigaw ang lalaking iyon, "Supreme Senior, narito ang isang pangit na lalaki na hindi sumusuko." Sa sigaw na ito, maraming tao ang nagtinginan. Gaya ng inaasahan, ang pangit ng pakiramdam ng lahat nang makita ang mukha ni Omi, at palihim nilang sinabi, "Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa pangit na halimaw na ito na magpatuloy sa pagtayo dito?" Ang Supreme Fa Ji ay tumingin kay Omi at kumunot ang noo,
sa loob-loob na sinabi, napakamangmang ng batang ito. Jiming, lumaki ng ganito at gusto pa ring magpatuloy sa pagsali. Gayunpaman, walang masabi si Faji sa kanyang mukha at nakangiting sinabi, itong munting kaibigan, maaari ko bang tanungin kung ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Wind Lightning, ako ay kasalukuyang miyembro ng janitorial team ng French Dynasty. Oh, Wind Lightning, sinabi ko lang na ang chapro ng apo ko ay nangangailangan ng isang tiyak na hitsura, narinig mo ba yun ah? Tumango si Don, syempre naririnig kita, sabi mo pwede mag-opt out ang mga nag-iisip na pangit sila, pero sa tingin ko, ako ang pinakamagaling sa lahat ng contestant dito. Ow! Untik na mapamura si Faji Supreme nang marinig niyang sinabi ni Omi na siya ang mas gwapo. Tinitian din ng iba si Omi na naglakas loob na sabihing gwapo siya kahit ganito ang itsura niya. Sinabi ni Faji Supreme, kung ganoon ang kaso, dapat kang magpatuloy sa pakikilahok. Sa kaloob-looban, naisip ng Faji Supreme, walang silbi ang pagsali mo, kaya pangit huwag mong sabihin sa akin, mawawala ng gana ang apo ko kapag nakita niya ito. Sumigaw si Faji Supreme, susunod, lahat, pumasok tayo sa kompetisyon. Magsimula tayo sa isang laban sa eliminasyon. Sa sandaling iyon, sumigaw si Omi, teka, Wind Lightning, what are you doing? Hindi nasisiyahang tanong ni Faji Supreme, ni ayaw niyang alagaan ang ganoong kakulit na tao. Sabi ni Omi, sabi ng lahat na pangit ako, kaso wala ako sa mood na ituloy ang kompetisyon. Paano ito, ngayon kung may makakatalo sa akin, aalis na ako kaagad. Wind Lightning, sino ka sa tingin mo? Malamig na bamaantong hininga ang isang lalaking nakatayo di kalayuan kay Omi. Agad namang tumayo si Omi sa himpapawid at sumigaw, lahat, basta may makatalo sa akin, atres ako ng walang pasubali, syempre, ayos lang na magsama, walang requirement na dapat one-on-one, maaari kang sumama, o kahit na, higit sa 20,000 mga tao sa eksena. Nagulat ang buong arena, masyadong baliw ang lalaking ito. Go on, slash him. Nagalit ang isa sa mga lalaking nag-aakalang magaling siya sa lakas at siya ang unang pumatay kay Omi. Hindi man lang tumingin si Omi at nag-backhand ng espada. Wow! Nagbago ang mukha ng lalaki, at sa sumunod na segundo, natatakpan ng mga butas ang katawan niya, at mahinang bumagsak sa lupa. Paano ito? May iba pa ba? Sobrang lakas ng hampas ni Omi, at sa totoo lang, nabigla ang mga taong sumisigaw lang nabigyan ng konting away si Omi. Ang Dharma Supreme na iyon, na gustong tanggihan si Omi, gayunpaman, nang makitang napakalakas ni Omi, hindi siya nagsalita. Sa eksena, dahan-dahang lumipad palabas ang isang lalaki. Nang makita ng lahat ang lalaking ito, nagulat sila. Siya ang henyo ng French Dynasty, si Kishibe. Nahihilo ako, isang sikat na henyo tulad ni Kishibe ay sumasali din. Siyempre, kahit na mas sikat na henyo si Kishibe sa Fa Dynasty, gusto rin niyang maging escort ni Miss Falana. At saka, baka makuha pa niya ang pabor ni Miss Fashiro. Nakilala ng maraming tao si Kishibe. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Omi, at sa pagtingin sa kanyang kasuutan, dapat ay mas makapangyarihan siyang figure. Wind Lightning is it. Tumipad si Kishibe sa hangin at sinabi, oo, ako si Wind Light Cloud. Na may displeased look sa kanyang mukha, sinabi ni Kishibe, Wind Light Cloud, napakapilit mo. Talaga, mukhang may problema sa akin si Your Excellency ah. Wind Light Cloud, ang kompetisyon ngayon ay inihanda para sa lahat, ngunit ngayon, hindi pa ito nagsisimula, ngunit lumabas ka upang gumawa ng katangahan, kung sino ka sa palagay mo.